Hello class, so this is the last video for chapter 2, which is yun nga, low frequency response of transistor amplifiers. So in this part, magkakaroon tayo ng konting discussion about FET naman, FET amplifiers. And as I've mentioned in the last video, the total low frequency response of transistor amplifiers. Meaning, if you factor in everything, ano yung magiging effect dun sa resistor natin. So, FET amplifiers muna tayo. So, in this figure, we have a zero-biased DMOS FET amplifier with capacitive coupling on the input and output. So, we have ito, saka ito. We have two capacitors. So, as you learned in the previous discussion, the mid-range voltage gain of a zero-biased amplifier is this one, AV mid, or the voltage gain is equal to GM, transconductance GM, times the output resistance RO. So, ito naman class, this is from the AC analysis of MOSFET naman ito nakukuha. So, hindi na natin ito na-touch nung review, but ganun din, kung paano natin inatake yung yung DC, tsaka AC ng BJT, ganun din yung pagkuha natin sa DC tsaka sa AC ng FET. So, although yun, hindi na nga lang tayo ng katayang mag-discuss. But, you got the idea na siguro, you will solve this similar to how you solve BJTs, except that, iba na yung parameters. Like, di ba may VGSS, IVSS, so yun yung mga gagamitin natin na value. But the point is, if we use different models to determine the equivalent circuit of the MOSFET, it stands for depletion type metal oxide semiconductor field effect transistors. So, ito yung gain natin at mid-range. So, however, kapag ka i-consider na natin tong C1 saka C2, when our frequencies are at lower values compared to the optimal one na ginagamit natin sa mid-range, magkaka-effect na siya. So, input RC circuit muna tayo. So, yung unang C1 natin. So, very simple, if this is your gate, you need to get the equivalent resistance or effective resistance as seen by the C1. So, kung titingnan natin, that is just the parallel resistance of RG and your RIN gate. So, ganun lang din, gagamitin mo na ngayon yung formula na FC is equal to 1 over 2 pi times the effective resistance R times C. So, in this case, that's C1. And yung R mo dito is RG parallel sa RIN gate. Yan. Which is ito na yun. So, the lower critical frequency is RIN, wherein your RIN is equal to this one. Now, saan natin nasosolve yung RIN? Yung RG, given yan sa circuit. This is your RG. Tayo yung nagde-design yan. Now, yung RIN natin class, it is determined using the datasheet. Sa datasheet natin, nandun yung VGS saka yung IGSS. And your RIN gate natin, that is equal to VGS over IGSS. So, therefore, the lower critical frequency natin is this one. For practical work, the value of RIN gate is so large, it can be ignored. So, di ba alam natin that kapag nagparallel tayo ng dalawang resistances, at masyadong malaki yung isa, dun tayo papunta sa maliit yung value. So, similar to our discussion nung kanina, nagkakaroon tayo ng roll-off of 20 dB per decade. So, ibig sabihin, kapag na-reach natin yung critical frequency, from that point, pababa, habang tuloy-tuloy bumababa yung ating critical frequency, meron tayong roll-off na 20 dB per decade. So, similar lang din nung sa BJT. Diba, sa BJT, kapag na-reach natin yung negative 3 dB na mark, from that point, pababa na. May slope ka na pababa yung circuit, yung gain mo. Habang pababa rin yung frequency. At the rate of 20 dB per decade. Yung phase angle natin, so similar lang din, nakukuha natin siya as arctangent of the capacitive reactance over RIN. So, para-parehas lang. Example, what is the lower critical frequency of the RC circuit, input circuit, in the FET amplifier?
So, kunin lang natin yung RC circuit niya. So, kailangan natin ma-solve yung Rin. But to solve for Rin, we need Rin gate. And given naman yung RG natin. So, Rin gate, meron daw tayong IGSS na 25 nanoamperes and VGS na negative 10 volts. So, ito siya. So, absolute value ng VGS over IGSS, that is 400 megohms. Kunin natin yung parallel ng RG and Rin gate. We will have parallel of 10 megohms and 400 megohms. So, we have 9.8 megohms. So, kung napansin, masyadong malaking value nito, yung 9.8 malapit dun sa mas maliit, which is our RG. Substituting that to our equation, ang FCL input natin for this FET is 16.2 Hz. Now, for practical purposes, na ina-assume natin na hindi negligible na yung effect nito, yung Rin natin is just equal to RG, which is 10 megohms. Kung ganun yung class yung gagawin natin na assumption, we will arrive at 15.9 Hz as our critical frequency. So, nakita, that's just a difference of 0.3 Hz. So, ideally, they are approximately equal. So, yun na, that is our lower critical frequency. Input, to be exact. O, this time naman, we look at the output naman. So, for the output side, ang kukonsider natin is si C2. So, from C2, we need to take the resistance, effective resistance na kailangan natin dito sa point na to. Kung maglalagay ka ng resistor dyan, kung gusto mong i-express yung side na to ng equation as a resistance, in series with C2, ano yung equivalent na circuit mo? So, yung assumption natin is similar din sa BJT, wherein we assume that this transistor would be equal to a current source with an infinite resistance in parallel with your output resistor, which is RD. So, magkaiba yun na. Pag sinabi kong output resistor tsaka output resistance, magkaiba pa yun. So, ito ngayon yung kakalabasan na equivalent na circuit natin. And ang kailangan natin is, ano diba, naka-series. So, kung isi-series natin to, yung RD, kailangan palitan natin yung itong current source natin na to ng voltage na kung saan kapag ka kinuha natin yung kanyang current equal dito. So, and that is VTH. Na hindi na natin sinolve, again, kasi hindi naman natin kailangan ng value since effective resistance lang yung kailangan natin. So, therefore, we will have RD, C2, tsaka RL in parallel sa kanila, sa to each other. So, we can have our RC circuit as the combination of RD and RL and the capacitor C2. So, to get the critical frequency, we have FCL output is equal to 1 over 2 pi over the times the effective resistance, which is RD plus RL times C2. So, yun. So, same pa rin yung computation natin. So, the effect of the RC circuit on the amplifier's voltage gain below the mid-range is similar to that of the input RC circuit. So, kung at the FCL input, bababa ng 3 dB yung signal mo, ganun din on the FCL output. So, bababa din ng 3 dB. Now, ito yung importante. The circuit daw with the highest critical frequency, it dominates because it is the one that first caused the gain to roll off as the frequency drops below its mid-range values. So, di ba ito na, multiple na frequencies yung na-solve natin, iba't ibang critical frequency. Meron tayong dominant doon. And yung dominant doon is yung pinakamalapit doon sa range of frequencies wherein nasa mid-range ka. So, kung ano yung pinakamalapit doon, that is the dominant frequency. Meaning, at that point, that's already your cutoff. Hindi mo na papanganapin bumaba pa doon. So, the phase angle in the low frequency output RC circuit is ito lang din. So, similar lang din sa mga solutions natin kanina. Theta is equal to arctangent of XC2 over RD plus RL.
Example, determine the lower critical frequencies for the FET amplifier. Assume the load is another identical amplifier with the same Rin. So the data sheet shows IGSS is equal to 10 nanoamperes and VGS is equal to negative 12 volts. So pinapahanap sa atin is the lower critical frequencies. So ang pinapakuha sa atin, both input tsaka output. Yan. So solve muna natin yung sa input RC circuit. So sa input RC circuit, we need to get Rin, but to get Rin, we need to solve for Rin gate, which we can solve by using this formula na VGS and IGSS is given natin. So absolute value of the ratio of VGS over IGSS, that is 12 volts over 100 nanoamperes. So that is equal to 120 megohms. Kunin natin yung parallel resistance, that is 9.2 megohms. And we will arrive at an FCL input equal to 17.3 Hz. Now, to find the FCL output, so the problem states that the RL is equal to Rin. So, hindi sinabi. But supposedly, the problem will, na hindi ko lang nalagay, RL daw is equal to Rin. So, ang Rin natin is this one. So, therefore, we can compute the output RC circuit, and it will be equal to 1 over 2 pi, tapos RD plus RL times C2, but RL mo daw is equal to Rin. So, substituting to the equation, ito yung kakalabasan, and pag kinompute natin siya, that is 17.3 Hz. So, parehas yung answer natin. Now, bakit kaya parehas? Actually, approximately parehas sila because kung kanina, nagparallel tayo ng isang malaki at isang maliit number, na number, dito naman class, nag-add tayo ng isang malaki at isang maliit na number. So, kapag addition yung gagawin natin or nakaseries yung dalawang resistance natin, naka-add, syempre, pag pinag-add mo sila, negligible na to. So, kaya halos parehas yung answer natin. Ayan. So, ang pag-uusapan na natin ngayong class is the total low frequency response of an amplifier. So, para mas malinaw, ang tutukuyin ko dito is yung ating BJT na analysis na ginawa. So, yung individually examined or solved natin ng mga RC circuits and yung effect nila dun sa BJT is pagsasama-samayin na natin sila and malalaman natin kung paano ba yung magiging effect nila dun sa circuit natin. Now, before we proceed, tandaan, ano nangyayari sa FC sa mga critical frequency natin? Kapag nakarating tayo sa, at the point where nasa critical frequency tayo, yung gain natin is bababa ng negative 3 dB. And habang bumababa pa ng frequency natin, meron tayong roll-off of negative 20 dB. So, kumbaga, during the time na nasa mid-range band tayo, or mid-range frequencies, papunta sa FCL, papunta tayo sa magkakaroon tayo ng negative 3 dB na roll off or na magiging negative 3 dB, yung gain natin. Pero at that point, from negative 3 dB, kung mas bababa pa dun yung signal natin, dire-diretso habang bumababa yung frequency, may roll off tayo na negative, ay na 20 dB per decade. So, ibig sabihin, kada baba ng frequency ng 10 times, ay bababa ng 20 dB yung gain natin. So, ganun class yung analysis natin or kung paano nag-work, kumbaga, yung mga critical frequencies. Now, paano pag pinagsama-sama na natin sila? Kasi isa lang yun. Paano kung tatlo na? So, ganito class yung kakalabasan. So, bago ko i-analyze, may assumption tayo dito. The assumption class is that the FCL input is bigger than the FCL output and then also bigger than the FCL bypass. So, kumbaga, ang assumption natin dito class is, obviously, going to the right to, diba? So, pataas yung frequency. So, si FCL input is larger than or greater than FCL output and FCL output is greater than FCL
bypass. So, meron tayong tatlong frequency or tatlong critical frequency. Paano ngayon yung effect niya? Okay, class. Itong point na to, ideal yung graph natin na. Yung point na to, class, from this point, this is your mid-band frequencies. So, meaning, class, mula sa point na to, papunta ka sa kanan, up to a certain, ano rin, mayroon din limit, syempre. Kasi meron, nagko-cost din ng limitation yung high frequency natin. Kapag masyado ng mataas, mapuputol din yung gain. But until ma-reach yung point na yon, yung gain mo is equal to your mid-band gain. Now, kapag na-reach mo yung una mong critical point, ano yung mangyayari? Magkakaroon ka ng, at that point, you will have a negative 3 dB na signal. So, from reference point na 0 dB, magiging negative 3 dB. Now, from that point, kung mulaan doon ka na sa negative 3 dB na point na yon at bababa pa yung signal mo, meron kang roll-off that is equal to negative 20 dB. Ito yon. So, this curve or this slope represents a negative 20 dB per decade na roll-off. So, kada baba ng frequency mo by a factor of 10, magkakaroon ka ng attenuation na negative 20. So next, syempre pababa ng pababa yan. Pero may isa ka pang critical frequency. So ibig sabihin, ma-reach mo ulit yung another critical frequency mo. Kapag ka na-reach mo yung critical frequency mo na yan, ang mangyayari, class, is bababa na naman yung signal mo. Kasi this critical frequency will introduce another roll-off. Kasi diba, ito, pag tinignan natin, i-analyze natin isa-isa, yung FCL input, FCL output, saka FCL bias, lahat yan mag-i-introduce ng roll-off na 20 dB. Lahat yan, pag na-reach mo yung point na yan, magkakaroon ka ng negative 3 dB na point. So, from that point, pababa, magkakaroon ka ng negative 3 dB, and from that point pababa, meron kang negative 20 dB per decade na roll-off. So, magsusuperimpose or magpapatong-patong yung mga roll-off na yung class. So, at this point, na-reach mo yung FCL output, na-reach mo, ano, galing ka na sa FCL input, meron ka ng roll-off because of the FCL input, magkakaroon ka ng another roll-off because of the FCL output. And that roll-off is also 20 dB. So, ibig sabihin, from this point, madadagdagan yung roll-off mo. Hindi ka nalang bababa ng just 20 dB. Bababa ka ngayon ng 40 dB per decade. So, kaya at this point, bababa ka ng 40 dB. Hanggang ma-reach mo naman yung bypass, FCL mo, na bypass, and mag-introduce na naman yun ng another roll-off. So, imbis na pababa ka ng 40 dB per decade, kada decrease mo ng factor of 10 sa FCL, ang i-introduce niya ng roll-off is now 60 dB. So, ganun, class, yung total low frequency response ng BJT amplifier natin. So, ito yon. Now, ano yung dominant? So, syempre, class, ang dominant is this one. Kung ano yung pinakamalapit doon sa mid-range band. And ang pinakamalapit sa mid-range band is the highest value ng mga critical frequency natin, which in this case is si FCL input. Now, kung mas malaki si FCL output, then therefore, siya yung dominant. Kasi, bakit sila yung dominant? Kasi, class, sa point pa lang na yun, cut off mo na yun agad. Hindi mo na gustong mas bumaba pa dun sa frequency na yun. Kasi nga, may roll-off ka na. So, bumababa na yung gain mo. So, siya yung kailangan mo i-consider. Halimbawa, ang tanong lang sa'yo is, ano yung frequency na, lower limit ko sa frequency, ano yung pinakamababang frequency na pwede kong gamitin. Syempre, ang ibibigay mo is si FCL input. Hindi si FCL output, hindi si FCL bypass. Kasi bago mo marating si FCL output, dadaanan mo muna to. So, ibig sabihin, kung ibibigay mo is yung frequency nito, meron ng portion ng curve mo na
mababa na yung gain mo. Kasi nga, nauna tong si FCL input. So, ito class yung dominant natin. So, that is the total BJT amplifier response for the low frequency RC circuits. So, we have the similar lower critical frequency. This is, in case naman class, paano kung ang mangyari ay equal yung, ano mo, equal yung tatlo. So, ibig sabihin, yung lahat ng FCL na to equal. FCL bypass, FCL output, tsaka FCL input, pare-parehas. Kung pare-parehas sila class, and at the point na ma-reach mo yung FCL, magko-combine ngayon yung ano nila, yung ipoproduce nila na attenuation. So, ibig sabihin, at the FCL, hindi lang 3 dB or hindi lang negative 3 dB yung i-decrease mo. Ang i-decrease mo is a total of 9 dB. So, we have negative 9 dB. And from this point, which is your critical frequency, ang pagbaba ng signal mo is diretso 60 dB, which is the combination of tatlong 20 dB per decade. So, imbis na kanina, bumaba tayo paunti-unti kanyan, tapos ito na yung 60, dito class, diretso 60 dB per decade agad yung attenuation natin or yung decrease natin. So, dalawa yung curve. Itong kulay blue is ideal. Itong kulay red or pink is, ano naman to? Yung hindi ideal. Yung realistic na curve natin. Ayun. So, yun class yung effect ng lower. Ito yung nangyayari rather kapag mababa yung frequency ng signal natin. So, example, for the circuit shown in the figure, so determine the mid-band gain in decibels and draw the bold plot showing each of the critical frequencies. So, assume RE is equal to 9.6 volts. So, ito rin yung problem natin kanina. So, given class daw, RE is 9.6 volts, we are asked to get the mid-band gain, and the mid-band gain class is just simply RO. Mid-band gain is equal to RO over RE. Or in short, tawag dito? Mid-band gain is, the gain na sinusolve natin sa AC analysis. Kasi ang assumption nga natin nasa mid-band tayo nun. But syempre, kailangan i-consider natin tong swamping resistor. So, RO natin is the resistance RC parallel sa RL. Output, resistance. And then yung RE natin is this one, supposedly ito, mali, RE, kaso may swamping resistor dito, so kasama siya sa consideration natin. So ito ngayon yung kakalabasan. We have 3.9 kilohms para sa 5.6 kilohms over 9.6 ohms plus 33 ohms. The answer natin class is 54. So this is our mid-band gain. So hindi na natin lagay na mid-band, pero pwede rin natin ilagay mid-band. Mid-band gain. So, tandaan, mid-band gain is simply the gain na sinosolve natin dati dun sa previous na mga example at saka review. So, in decibel class, that is 34 dB. Now, the critical frequency, nasolve na natin to. Since I was saying earlier na lahat ng problems natin for the BJT, same circuit yung gagamitin. So, kung nasolve natin yung class, alam natin that the input critical frequency, the output critical frequency, and the bypass critical frequency for low frequency response is 282, 50.8, and 36. Ito yung lahat ng sinolve natin. Ang gusto kasing paggawa sa atin is ilagay natin siya sa bold plot. So, kung lalagay natin siya sa bold plot, ito ngayon yan. So, we have, ito yung nakuha natin na, voltage gain in dB, that is 34.3 dB. So, ibig sabihin, ito class yung mid-band gain natin. Mid-band gain. So, kung nasa point tayo na to, which is our critical frequency na 282, bababa ng 3
dB yung value natin, and after nun, magkakaroon tayo ng roll-off na negative 20 dB, which is this one. And then, next na sumunod, na pinakamataas sa FCL natin, or sa mga critical frequency natin, is the FCL output, which is 50.8 Hz. So, if this is 50.8 Hz, pag na-reach natin yung point na yan, mababawasan ng 3 dB, and then magkakaroon tayo ng roll-off of another 20 dB. So, magiging negative 40 dB per decade yung pagbaba ng signal natin. And then, ma-reach natin yung point at which 36 Hz na yung frequency ng signal natin. At kapag 36 Hz na lang yon, mababawasan na naman ng 3 dB, and from that point, bababa yung signal natin to at a roll-off na negative 60 dB kasi madadagdag yung another 20 dB. So, ganun class yung mangyayari dun sa circuit natin. So, that is our discussion in the low frequency response of transistor amplifiers. So, para hindi tayo mahirapan, ang simple na lagi lang natin sinosolve for the low frequency response, it is always the critical frequencies. Even naman sa high frequency amplifiers, sinosolve natin lagi is the critical frequencies because these critical frequencies gives us the point at which hindi na natin gustong gamitin yung amplifier natin. So, yun lang naman yun. So, to summarize the formula, eto tayo. We have the gain at mid-range, input resistance, output resistance, lower input critical frequency, lower output critical frequency, phase shift caused by the input, phase shift caused by the output, and then the lower critical frequency of the bypass. Kung wala tayo na formula for FET, kasi hindi naman tayo nag-solve ng merong bypass capacitor na FET. So, ito is guide lang. But if kung sinundan nyo yung pagsasolve natin, madali lang siya actually solve. Kahit anong circuit yung ibigay sa'yo, basta alam mo kung paano yung theory, alam mo kung paano mag-equivalent circuit, at alam mo yung formula for F, for the resonant frequency, for F lang mismo. Kasi diba halos lagi naman ang ginagawa natin, ito lang yung ginagamit natin. Ano lang nag-iiba-iba? Yung mismong Rin. Paano natin nakukuha yung Rin? By changing the circuit, analyzing it. Tine-Thevenin's, kinukuha natin yung equivalent, tinitingnan natin, ano yung kaparallel sa kanya, etc., etc. But ito lang, kumbaga lagi, yung dito tayo lagi naka-anchor ng formula. So, paulit-ulit, ganun lang din. So, I encourage na huwag to i-memorize. I-familiarize lang natin yung sarili natin with the process. And kung napansin, hindi na rin ako nagbigay ng multiple na examples. Isa lang na example per each circuit or per each RC circuit. Bakit? Kasi paulit-ulit lang yung process. So, that in itself is your example na hinahanap or example para ma-solve natin siya ng paulit-ulit. So, same lang siya. Kasi if magbibigay pa ako ng another circuit for an example, same lang din naman ang process. Tapos, ulit-ulit din naman. Kumbaga, ma-iteration din yung ginawa natin. So, dapat, dun sa isang circuit na yon, ulit-ulit natin ginawa yung process. Dapat nakita nyo yung pattern kung paano siya nangyari. And, ma-familiarize tayo dun. Para kahit hindi natin kabisaduhin yung formula, alam natin kung paano isolve. So that is it for our discussion in the low frequency response of transistor amplifiers.